ayon sa isang website ay sinasabing obsessed sa basketball ang Pilipinas. Pero hindi naman nagpapahuli ang Lebanon dahil ito na ang pinakasikat na sport sa kanilang bansa. Kaya gayon na rin katindi ang suporta ng kanilang mga fans. Coming up from a 2-game winning streak sa World Cup qualifiers ay haharapin ang ating Gilas ang motivated na Lebanese team sa FIBA Asia Cup. Kailangan talagang paghandaan ng Pilipinas ang Lebanon dahil hindi ito kasing dali ng India. Ang ating mga rising stars ay haharap sa all professional players mula sa Lebanon at sa ibang bansa. Ano-ano nga ba ang advantage ng kanilang koponan na dapat paghandaan ng ating Gilas Pilipinas? Although mahirap nga ngayon kumuha ng mga players, pero mukhang kailangan natin ng height lalo na sa ilalim and even sa mga gwardiya. Base nga sa roster na kanilang ginamit sa FIBA World Cup Asian Qualifiers, ang pinakamaliit nilang player ay 6-footer. Ito ay isa sa kanilang point guard at dalawa pa rito ay may height na 6'1 at 6'4. Hindi naman natin sinasantabi ang ating dalawang point guard na sina S.A. Bilanguel at R.J. Barrientos, pero it makes sense na ipapasok ng Gila si Third de Ravena at ang combo guard na 6'4 na si Bobby Ray Parks Jr. Ray can play point guard at malaking tulong din ng kanyang outside shooting. Pasalamat na rin tayo at nandyan si Papa Dwight who can play multiple positions. Kailangan nilang mabantayan ang player na kumana sa Jordan. Ayun ang kanilang pinakamalaking point guard kasama ang malbasaradong shooting guard. So kailangan din natin ng depensa sa ating backcourt. And another concern ay ang kanilang mga big man. Meron silang tatlong 6'9 at dalawang 6'8. So again, expected natin na lamang sa size ang Lebanon. Kaya kailangan talaga ng karagdagang big man dahil hindi kakayanin ng isa ang maraming nagpapalitan. Maganda sana kung nandyan man lang si Junmar Fajardo na ka-alternate ni Gio Chu. Pero base sa PBA schedule ay libre o walang laro ang TNT Tropang Giga sa buong schedule ng FIBA Asia Cup. Kaya nga siguro ang kanilang big man ang naging option. Isa nga sa player to watch, ang pinakabatang player nila na si Joseph Kayat na sa edad na 19 ay naglalaro na ng professional sa bansang France. At syempre ang kanilang bagong naturalized player na si Jonathan Arledge na naglalaro ng professional sa bansang Portugal. At malay natin ibalik nila si Madjok. Again, isa na namang challenge para sa Gilas ang pagharap sa Lebanon. Talent-wise ay kaya naman natin. Pero again, basketball is a team sport. Mabutasan man ang player sa isang position ay talagang mag-struggle ang team. Kailangan ng suporta nila Gio Chu at Carl Tamayo. Lalo ngayon na maaari tayong umarap sa isang full force at full supported na team. Pero kung ano man ang maitulong at ma-upgrade ang pamunuan ng Gilas para sa ating roster, ay ating i-appreciate. Dahil yun daw ang available sa ngayon.